So yung pagdating naman sa mga parts niya, siguro yun yung maganda rin. Parts nito available palagi kahit saan. Kasi nga, ano siya eh, maraming generic na ano, parts na pwedeng ipamalit dito. Unang-una, ang pinakapalagi niyang kapareho, TMX at saka Barako. Kung alam niyo yan, Kawasaki Barako saka TMX na 155. So yun yung mga usual na pinampapalit ko ng mga ano dito, ng mga aftermarket. So kahit sino naman, kung maintenance, ganun lang naman, di ba? Napakatipid niya pagdating sa maintenance. Good morning mga paps. So yun, isang magandang umaga ulit. It's your boy Mike T, Mike Torres Motovlog. So alam na, isang magvlog ulit tayo ngayon. For today, magiging content natin ngayon is more on performance review ni Cafe 400 for 30,000 kilometers. 30,000 kilometers na kasi yung pinatakbo nitong Cafe 400 natin. So, after almost 5 years, ano na ba yung mga na-achieve nito ni Cafe 400? Saan na siya nakapunta? Yung mga biyahe niya? Nagkaroon ba siya ng mga issue? At ano-ano ba yung naging issue niya? Minor and major to. Tapos, siguro, ano ba yung mga pinampalit natin, aftermarket natin na ginawa, pamalit para si Cafe 400 ay manatiling tumatakbo pa din hanggang ngayon. So yun, mabalik na nga tayo sa pinaka topic natin for today sa vlog natin ngayon. So yun na nga, itatakil natin lahat, kung hindi man sobrang detailed, pero gagawin natin ang paraan na magyado yung review natin, kasi di ba, for the sake din to sa mga, siyempre yun sa mga gusto rin bumili pa ng Cafe 400 tsaka nandiyan pa sa kanila. So ganun. So yun na nga, kaya tayo magre-review ngayon ng motor natin, kasi para malaman ng iba kung ano-ano ba yung naging maganda at tsaka naging issue talaga ni Cafe 400 based on performance. Kasi di ba, alam naman natin si Cafe 400 ay yun niya, China ba tuloy? China motorcycle. Kaya, di ba, yung mga tao, hinakabahan bumili kasi baka daw hindi reliable. So, para sa akin naman, napaka-reliable niya. Yun niya, punta muna tayo dun sa mga na-achieve ni Cafe 400 for the 30,000 kilometers na pinakbili. Siguro unang-una na na-achieve nito, para sa akin lang, kasi unang-una naman talaga itong motor na to, nanggaling to sa kapatid ko. So second hand siya kasi binili ko sa kanya, although parang first hand pa rin yan kasi sa kanya naman galing. So yun nga, ang pinaka-achievement siguro nitong motor na to, unang-una yung, kasi first time na nabili to, dinala siya agad ng Baguio. So yun, Baguio ride. Alam ko ang mga nakasama ng kapatid ko noon, sila yun, mga Cafe 400 din sila, hindi ko sure kung sino pa yung iba. So yun, tapos siguro pangalawa, pinaka-malayo niya na napuntahan ay Cebu at saka Leyte. So kita niyo naman paps, di ba? Cebu at saka Leyte. Hindi yun ano, hindi siya birong lugar. Hindi ganun kalapit, tawid dagat. Malayo talaga, as in malayo din. So yun yung pinaka-malayo niya na napuntahan. So sa kapatid ko na yun, sa kapatid ko, siya yung nag-drive noon. Hindi ko pa kilala masyado si Cafe 400 noon. So hindi pa ako sobrang natutuwa sa pagbi-big bike noon. Kasi maliit na motor lang yung mga trip ko dati. So yun, siguro pagdating naman sa akin, ang pinakamalayo niya na napuntahan, yun din, Baguio din. Sa akin naman yun, Baguio, Nueva Ecija. So yun yung mga napupuntahan ko. Although everyday, ang biyahe ko ay dati, nung wala pang sasakyan, ang araw-araw kong binabiyahe ay
minsan Southwoods to Lipa, minsan naman Batangas ay ano naman Alabang to Lipa, depende, pero yun yung usual na lagi kong binabiyahe. So kung mapapansin nyo, grabe, di ba? Kaya ang bilis ko rin naabot yung 30,000 kilometers na tinakbo nito, kasi dinidaily ko, use ko talaga siya dati bago pa ako nagkaroon ng yun nga, yung kotse. Kaya ganun nangyari. So yun, tapos kamusta nga ba si Cafe 400 pagdating sa daily ride? So ako naman, kasi dahil dati nga everyday ko siyang ginagamit, nagustuhan ko siya kasi unang-una hindi siya sobrang lakas sa gas. Yun nga, noong last time meron akong vlog tungkol sa consumption ni Cafe 400, lumalabas na more or less 28 kilometers per liter. So dati, dahil ang trabaho ko noon ay sa Taguig, so alam nyo naman dati nung ginagawa yung Skyway, sobrang traffic talaga. Kung yung traffic, sobrang traffic talaga. So ang kailangan kong gawin, mag motor ako para medyo maless yung ano, yung sa gas ko. Siyempre pag nakakotse, medyo mahirap din. Yun yung ako naman sa everyday use niya. Okay siya, matipid sa gas. Tapos yun nga lang, mainit talaga pag, mainit talaga yung makina pag ano, pag pag na-traffic ka. Yun lang naman yun. Ah, wala nang iba. Na yun, yun yung iba sa mga nagustuhan ko sa gas consumption yun. Tapos yun nga, pagdating naman sa mga maintenance nito, maintenance niya kasi is ano lang naman ang maintenance ko palagi. Siyempre, change oil, tapos palit ng brake pad, brake shoe. Actually, hindi pa ako nakapagpalit ng brake pad dito. Ay, hindi, isang beses pala ako nakapagpalit last year. Tapos yung pa lang, yung brake pad niya stuck lang, pwedeng ipa-brake band nyo lang. Ako naman, nung una, brake band lang din talaga. So, parang stuck lang din siya, brake banding lang yung ginawa. So, next naman, sa brake shoe, hindi ko naman siya napalitan simula-simula pa, kasi hindi naman ako masyadong gumagamit ng sa likod na brake, kasi hindi naman maganda kasi talaga yun. Parang baga pang konti-konti lang yun, pang salba lang. Tapos siguro next naman, so yung pagdating naman sa mga parts niya, siguro yun yung maganda rin. Parts nito available palagi kahit saan, kasi nga ano siya eh, maraming generic na ano, parts na pwedeng ipamalit dito. Unang una, ang pinakapalagi niyang kapareho, TMX at saka Barako. Kung alam niyo, Kawasaki Barako saka TMX na 155. So yun yung mga usual na pinampapalit ko ng mga ano dito, ng mga aftermarket. So kahit sino naman, kung maintenance, ganun lang naman, di ba? Napakatipid niya pagdating sa maintenance. Yet, reliable din siya, di ba? So ganun yun. Tapos, una, yun nga, ang mga napalitan natin dito na ginamit natin yung pan-TMX, yung clutch cable na TMX 155 long version yung ginamit ko. So, yun, napakadali lang ikabit, di ba? Tapos, pagdating naman sa shock, TMX din tong shock ko ngayon, TMX 155 din, kasi heavy duty siya, although medyo sira na ngayon. So yun din yung mga aftermarket, di ba? Napakadali niyang pormahan. Tapos once na nasiraan ka, madali din siyang pamalitan. So yun. Tapos ano pa ba pagdating sa performance niya? Yun, syempre, usual naman, change oil para mas tumagal yung makina. Yun lang naman yung palagi ko ginagawa. Kaya yung makina ko tumatagal din talaga, kasi yun na lang din kasi ang buhay ng motor ko, di ba? So, every 3 months, minsan every other month, depende kung may budget. Kung wala, ayun lang, yun yung masakit. Pero ganun pa man, okay din siya. Tapos, ano pa ba? So, yun, pagdating naman sa pinaka ano ba yung naging major na naging sira nito? Para sa akin, yung pinaka naging major na nasira sa kanya ay yung camshaft. So, yun, ang gagawin natin, papalitan natin yung camshaft niya. Ito, papalitan kasi naputol siya dito. So yun, yun yung ipapalitan natin. Ito pa din siya, pwedeng pamalit na aftermarket, yung XR400. So, kumbaga, hindi ka talaga mawawalan ng pamalit na parts para sa kanya. Kaya, nakakatuwa kasi, di ba, pag sinabi mo, di ba, China, usually, pag sinabi mo China ay ano eh, yung parang, ano pa tawag doon?
Yung alam mo yung ano, yung style na paggamit mo pwede mo na, pag nasira pwede mo na itapon. Eto dito hindi, hindi siya ganun. Talagang okay siya. Solid din talaga, 'di ba? Kaya ayos din. So, 'yun, pinaka major niya nasira, 'yun lang. Oy, shout out Fast Logistics. 'Yun yung pinaka major. Tas mga minor lang nasira, siguro mga seals, oil seal ganun. Tapos yung 'yun nga yung sa fork niya, yung sa tinuturbatan doon sa fork niya sa unahan. 'Yun din nasisira din 'yun. Pero napapalitan naman siya ng oil para bumalik siya dati yung play ng mismong ano niya, fork niya. Kaya okay din. Madali siyang ayusin. Tapos next naman, siguro yung ano, yun, clutch cable. Yun lang, dalawang beses na ako nakapagpalit. Puro TMX yung pinampalit ko. Yung una, naputol agad. Siguro mali yung pagkakabit ko, kaya stress din agad yung mismong ano, mismong cable. Pero yung next na palit ko, yun, tumagal siya ng 6 to 7 months. Pero pinalitan ko siya, pero hindi siya sira. Pinalitan ko lang ng stock talaga. Magiging spare ko na lang siya once na pumunta ako ng ano, malayo, long drive. So, ganun yung mangyayari. Tapos, siguro, yun nga, 30,000 kilometers na itinakbo. Wala pang masyadong sobrang issue. Performance-wise, ako, ano ko, kumbaga, nasolidan ako sa kanya. Ang pinaka ano lang naman, isa din sa issue pala, yung syempre vibration. Una-una, single cylinder lang talaga to. Pero pumapalag yung bilis, di ba? Kasi ang top speed naman ito, dati yung top speed ko ay 160. Ngayon, dahil naputulan niya ako ng camshaft, naglaylo na ako sa pagpapabilis. Kasi syempre, hindi rin siya, nakakatakot din yung nangyari sa akin. Kaya naglaylo ako sa pagpapabilis ng ano, pagpatakbo ng motor. Kaya yun, noong nakaraan, umabot din naman ako 150. Pina-top speed ko lang naman yun. Usually, pitik lang. Pagka-pitik ko, pag na-reach ko na, ayun, balik na ulit. Balik sa 120, 140. Kasi yun yung cruising speed niya. Ang pinaka-cruising speed kasi talaga ng Cafe 400. Para sa akin lang, ha. 120. 120 sa stock. Depende kung kinargahan nyo yan, yung mga motor nyo. Ako kasi, wala tong karga talaga. As in, wala. Solid to na stock. So yun, bayad mo na to. So yun nga, balik na tayo dito sa daan. Ayun, so yun na nga, balik na, mabalik tayo dun sa ano, sa yun nga, sa vibration niya, tsaka top speed. So yun, all stock, sa akin all stock to, walang ginalaw since nung pinili. Walang in-upgrade, wala, as in wala. Ang top speed niya noon ay 160. Depende kasi, usually ang cruising speed niya, yun nga, mabalik tayo sa cruising speed. Ang cruising speed nito, kung stock talaga yung motor mo, ay 120 or 140. Yun yung pinaka-cruising speed niya. Pero ang top speed nung sa akin naman ay 160. Pero ako, pag nag-drive ako, palagi namang 120 lang. Kasi ha, unang-una, safety first. Kasi yun nga, single disc brake lang kasi to. Hindi naman to yung ano, yung dual disc brake sa unahan. Tapos hindi ba siya naka-ABS. So, kailangan medyo, ano ka, alam mo kung kailan ka dapat mag-brake. Tsaka yung timing, syempre, perfect timing for brakes. Kasi, yun nga, ang ano kasi ako dito, isang beses din na disgrasya ako isang beses. Yung sinalubong ako ng, ano, ng Mio. Syempre, dahil gusto kong iwasan siya, unang-unang Mio yun. Pag pinanggaki, wawasa akin ko talaga yun. Magaling kang kupal ka! Nagkataon, nabasa yung daan, tapos may mga bato. Pag-brake ko ng ganon, pumitik yung brake, edi ayun. Gumanon ako, poink, ganon. Na ano ko, gumilid ako, tapos yung side nung kung saan yung ano, yung may disc brake, yun yung gumewang pakaliwa. Pakaliwa o pakanan pala. Kasi usually, yung force mo papuntang, dahil ang brake mo ay kanan, ang force mo ay pakaliwa yon. Kasi pak, gaganon siya. So yun nga lang, maganda lang nung naano ko, walang hindi nasayaran yung mismong tangke, as in wala, walang galos, di ba? Yung muffler lang ang nasira. Pero luckily naman, binayaran naman tayo na nakadisgrasya sa atin kasi walang lisensya, walang rehistro, walang helmet, naka-short, hindi naka-sapatos, naka-chinelas lang siya. So yun yung nangyari. Kaya
maging ano din tayo pagdating sa brake na to. Isa rin yun sa mga negatives na to para sa akin, yung ano niya, yung brake niya, kasi syempre sa performance kasama yun sa nire-review yung brakes niya, hindi ko masyadong gusto. Pero yung iba nag-upgrade naman ng brakes. A few moments later. So siguro tingin ko hindi naman sobrang detalyado yung review ko sa performance niya na 30,000. Ako sa mga napansin ko, yun lang yung mga ano ko, positive and negative vibes dito kay Orange Mamba. Wala naman akong iba pang nakitang problema niya maliban dun sa mga nabanggit ko, na tulad na siraan ako ng camshaft, tapos clutch cable. Basta ako, pag sinabi mo kasing Pops, ano lagi na sila sa Cafe 400? Ako, wala akong nasasabi kasi, di ba? Wala pa naman akong talagang nakikita sa kanya na sirain. Kasi alam niyo naman, si Cafe 400 ay ginaya niya talaga yung CB400SS, kung alam niyo. Ito. So yun, Honda CB400SS, yun talaga yung ginaya niya. Kaya ang technology niya, more likely parehong-pareho. Kaya alam niyo naman, Shineray, si Shineray ang gumagawa nung, yun yan, ata nung Honda na CB400SS dati, yung manufacturer ay isa. So na-face out si CB400SS, ang ginawa, gumawa si Shineray ng pansarili. Almost the same, ang nagkaiba lang ay yung pangalan. So yun yung brief history nung Cafe 400. Kaya pagdating sa reliability ng 400 na Cafe ay masasabi mo na, ay kaya pala ang tatag nito kasi Honda pala yung pinagayaan. Diba? So yun yung pinaka naging maganda sa kanya. Kaya ako sumugal din ako, yung kuya ko sumugal din, kasi yung kuya ko talaga mahilig sa motor. Kaya yun, kung ano yung sinugal niya, yun din yung sinugal ko. So yun, as in walang issue, kailangan lang talaga. Basta ako, kung gusto mabang motor, ang pinakabuhay lang ng motor, change oil lang talaga. Oil lang. Yun yung pinaka ano. Tapos yun, ginagamit ko pala, maano ko rin, si, ma-plug ko din, si Zeke M5 na, ano, na oil. Yung gulay blue, Zeke M5 yun. Yun yung gamitin nyo. Para sa akin, yun yung pinaka the best para dito. Hindi naman sa ayoko ng ibang brand, pero yun yung gusto kong brand para sa kanya. Kasi ramdam ko yung parang maganda yung takbo ng makina. So yun, tingin ko yun yung pinaka ano, brief history ni Cafe 400 for the past 4 years, almost 5 years, 30,000 kilometers. So hindi dura sa isang China bike ang magkaroon ng ganong kalayo na tinatakbo. So yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. So yun, shoutout pala sa mother ko, si Vicky Torres, na palagi nanonood ng vlog ko, number one fan, at saka sa tatay ko na si Jesus Torres. Shoutout sa inyo. Tsaka sa mga yun nga, sa palagi nanonood sa vlog ko, shoutout sa inyo. Sa mga kapatid ko, nasa yung kuya ko din na palaging nasa likod ko, lalo na sa pagdadrive ng motor, kotse, sa lahat. Shoutout sa inyo. Tsaka sa pinsan ko palagi nangaasar, si Joven Sanity. Yun, shoutout sa inyo. So yun, dito na tayo sa trabaho. Conclusion of the vlog. 3